Sa mundong ating ginagalawan ngayon, ay naniniwala akong hindi lahat ng taong nakakasalamuha natin ay tao. Yung iba sa kanila ay mga elemento, aswang, multo, at kung ano pa na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Ang karanasang ito ay bago ko palang naranasan, Sir Van, noong 2019 lang. Ako po si Rena, tubong Pampanga, 26 years old, single mom at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang sikat na call center sa Manila. Hindi naman siguro lingid sa inyong kaalaman na may isang oras sa orasan na kung saan oras ito ng demonyo o sa tinatawag pa nilang demon hour. Sa oras na ito ay dito natin kadalasang naririnig sa iba na nagpapakita raw ang mga multo o mga elemento. Dito rin kadalasan nagpaparamdam ang mga kaluluwa. Pero imbis na multo o mga elemento sana ang maramdaman ko, ang nagparamdam sa akin ay aswang. Sino ba naman kasi ang taong gigising ng 3 a.m. diba? Hindi ko talaga hinangad na magising ako ng 3 a.m. noon. Pero para bang may kumokontrol sa sarili ko na sa pagsapit ng ganong oras ay magigising ako. Hindi lang isang beses nangyari yon, kundi maraming beses na. Natigil lang ito nang mamatay ang matandang lalaki sa bayang yon. Matagal na ang matandang yon, pero hindi mamatay-matay. At ayon pa sa sabi-sabi, mamamatay lang daw ito kapag naipamana na nito ang batong pinakaiingatan ng kanilang kaninununuan o angkan. Dati talaga ay hindi ako naniniwala sa mga ganyan, lalo na sa mga aswang. Pero nang mangyari ito sa akin, ay nabali ang paniniwalang yun. Hindi ko alam kung bakit ako palagi nagigising ng madaling araw. Mostly mga 5 minutes before 3 a.m. Nangyari sa akin to 2 buwan simula nung hindi na ako naregla o dinatnan. At ang pinakaayaw ko, kapag nagising ako ng ganitong oras, palagi akong naiihi. Hindi ko alam kung bakit sa ganoong oras pa ako nagigising. Natatakot nga ako nun, Sir Van, dahil ako lang mag-isa sa inuupahan kong kwarto. May katabi naman ako pero hindi ko close ang border doon. Bali, wala kaming pakialamanan sa isa't isa. Nangupahan lang ako para makatipid na rin sa pera at malayo rin ang lugar namin. Ang unang kababalaghang naranasan ko ay masasabi kong nakakatakot dahil nataon noon na ako lang ang mag-isang naiwan sa boarding house. Umuwi kasi sa kanila yung nangungupahan sa kabila, katabi ng kwarto ko. Wala rin ang nagbabantay ng bahay dahil umuwi rin ito sa kanila. Ako lang mag-isa noon. Naisip ko na hindi na lang ako matutulog dahil natatakot akong gumising ng 3 a.m. lalo na at ang banyo ay nasa likod ng bahay. Hindi naman kasi gaanong kalakihan ang naupahan ko. Maliit lang siya tapos may 2 kwarto. Maliit na kusina, kainan at sala. Uminom na ako ng kape para lang hindi makatulog. Pero hinihila talaga ang mga talukap ko pababa. Nasa isip ko na iidlip lang ako sandali hanggang sa hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. At eto na ang unang karanasan ko, Sir Van. Kaya takot na akong magising ng 3 a.m. So 5 minutes before 3 a.m. nagising ako dahil naiihi ako. Madilim sa labas ng bahay dahil walang ilaw. Nang nasa labas na ako ay hindi ako nag-isip ng masama dahil alam ko na pag ganong oras ay demon hour. Kaya diretso lang akong naglakad patungo sa likod ng bahay. Sa totoo lang, natatakot at kinakabahan ako ng time na yon, Sir Van, dahil ako lang mag-isa ang tao sa labas. Tapos yung mga katabing bahay ay nakapatay na rin ng ilaw. Natapos na akong umihi noon. Itataas ko na sana yung pantulog ko nang may marinig akong kakaibang huni. Nung una ay medyo malakas pa ito. Pero habang tumatagal ay pahina ito ng pahina. Paikot-ikot ito sa labas ng banyo. Tapos ang ikinasindak ko pa ay bigla na lang nagsiungulan ang mga aso ng kapitbahay. Hindi naman yun kabilugan ng buwan,
Kaya nakakapagtakang umaalulong sila. Pero bigla ko rin naisip na pag ganong oras ay delikado. So kinakabahan na ako nun. At dali-daling itinasa ang aking pantulog. Tapos ay mabilis akong lumabas ng banyo at kumaripas ng takbo papasok sa bahay. Napasigaw pa ako nang wala sa oras nang may marinig akong pagaspas na papalapit sa akin. Mabilis pa sa alas 4 akong tumakbo, Sir Van. Takot at kaba ang naramdaman ko nung time na yon. Tapos yung aso eh patuloy pa rin sa pag-alulong na para bang nakakita ng di ka nais-nais. Pagkapasok ko sa loob ay napahikbi ako habang dahang-dahang nagpadaos doon sa pinto pababa sa sahig. Kahit anong pilit ko sa akin sarili na kumalma ay hindi ko magawa. Nilukuban na ng takot ang buong sistema. Tsaka patuloy lang din sa panginginig ang aking kamay. Pati tuhod ko'y nangangatog din. Halos hindi ko na nga marinig ang alulong ng mga aso dahil mas naririnig ko pa ang lakas ng tibok ng aking puso sa sobrang bilis. Para itong sumabak sa isang karera, hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na mapaiyak. Nang may masmasan, ay pumasok ulit ako sa loob ng kwarto at umupo malapit sa dingding. Nakayakap ako sa dalawa kong tuhod habang nakatingin sa bintana. Nang mahagip ng mata ko ang maliit na siwang sa ilalim ng bintana, ay dali-dali akong naghanap ng itim na tela at itinabing ko ito sa buong bintana. Natatakot kasi ako na baka may biglang sumilip sa ilalim ng bintana. Kalahating oras din akong nakaupo nun sa kama ko bago huminto ang alulong ng aso. Tapos hindi ko na naririnig pa ang kakaibang huni na yon. Mga 4 AM na ako nakatulog ulit at kinaumagahan, balik trabaho na naman. Nang gabing yun ang unang karanasan ko at di ko inakala o inasahan na masusundan pa pala yun. Pangalawang karanasan ay ganun pa rin. Nagising na naman ako ulit ng 3 AM dahil naiihi na naman ako. Pagkabukas ko pa lang ng pinto ay napasigaw na ako dahil may nakatayong matandang lalaki sa labas ng pintuan. Otomatikong isinarado ko ang pinto at inilako ko sa loob. So sobrang kabado na naman ako nun. Dali-dali akong kumuha ng asin dahil ayon pa sa mga matatanda, ang asin daw ay pantaboy sa mga masasamang espiritu at mga elemento. So ang ginawa ko, Sir Van, sinabuyan ko ang siwang sa ilalim ng pinto para hindi makalapit o makapasok sa loob ng bahay ang kung sino man yung nasa labas. Basta sure ako na isang matandang lalaki ang nakita ko. Kahit hindi ko man gaano naklaro ang mukha nito, ay alam kong delikado siya. Bigla akong napahawak sa tiyan ko noon nang bigla itong humilab. 2 buwan na rin akong hindi dinadatnan mula nung may nangyari sa amin ng ex-boyfriend ko. Ex na dahil matapos niya akong pikutin ay iniwan niya ako at sumama sa ibang babae. Di ko rin naman inisip noon na buntis ako dahil palagi naman akong datnan ng layag o nilalayag. Yun bang 1 o 2 buwan na hindi daratnan ang babae? So balik po tayo sa kwento. Pati mga bintana ng bahay, Sir Van, ay sinabuyan ko na rin ng asin. Yung kwarto ko ay nilagyan ko bawat sulok pati bintana. Pero sa kabilang kwarto ay hindi ko ito nilagyan dahil hindi naman yun sa akin. So matapos kong lagyan ng asin lahat ng pwedeng daanan ay hindi ko hiniwalay ang asin sa aking katawan. Niyakap ko ang bote ng asin at hindi ko inihiwalay. Pumasok ako sa loob ng kwarto ko na puno ng takot ang puso. Imbis na sa labas ako umihi, ay kumuha na lang ako ng galon at pinutol ko yon, tapos yun na lang ang ginawa kong arinola pansamantala dahil bibili rin naman ako kinabukasan para hindi na ako lalabas pa ng bahay. Naisip ko rin noon na magpasama ako kay mama sa boarding house ko. Tapos si ate na lang muna ang pansamantalang maiwan sa bahay. Total naman eh wala pa siyang nahanap na trabaho nun. 1 taon lang ang gap namin ni ate. Matagal na kasing sumakabilang buhay si papa, kaya si mama na lang ang nag-aaruga sa amin. So tinawagan ko si mama. Tapos ay pinapunta ko sa inupahan ko. So sinabi ko sa kanya lahat ng nangyari. At pati si mama ay naghinala rin na baka buntis ako. Pumasok ako sa trabaho ng araw na yon. At kinahapunan sa aking pag-uwi ay nadatnan ko si mama sa labas ng bahay na naghihintay sa akin. Sinabi ko sa kanya ang address at oras kung kailan siya pupunta
para hindi na rin mangalay ang binti niya kakahintay. Inasikaso ko si Mama at nang nagsimula na kaming mag-usap ng seryosohan, ay inamin ko lahat kay Mama na iniwan ako ng boyfriend ko. May binigay sa akin si Mama, pregnancy test. Kagad ko naman yung ginamit para malaman ko na. Kabado ako habang hinihintay ko ang resulta at hindi nga nagkamali si Mama. May dalawang pulang linya akong nakita. Kumpirmadong 2 months pregnant na ako. Mangiyak-ngiyak kong sinabi kay Mama ang tungkol doon. Nung una ay nagalit siya, pero huminahon din siya matapos kong ikwento ang iba ko pang naranasan tuwing magigising ako ng 3 a.m. o imbis na demon hour ay binansagan ko itong aswang hour. Sabi kasi ni Mama na aswang daw yung umaaligid sa kadahilan ng buntis ako. Kahit malayo raw ang aswang ay maaamoy at malalaman nila kung may buntis na babae. Dinala ko si Mama sa loob ng kwarto at tinulungan ko siyang ayusin ang kanyang gamit. Tapos noon ay nanghingi rin si Mama ng sanga ng kalamansi sa katabi ng inuupahan ko at inilagay niya yun mismo sa siwang na nasa ilalim ng bintana. Bale, yung mga tinik ay nasa labas ng bintana ng kwarto ko. Meron din malapit sa bubong, may siwang din kasi doon. Yung bintana ko ay mas dinoble pa ni Mama ang itim na tela. Tapos sinabihan niya ako na huwag ko raw ipahawak ang tiyan ko sa iba, kahit daw kaibigan ko pa ito. Mas mabuti na raw yung nag-iingat na hindi mamarkahan ng aswang ang aking tiyan. Tsaka may lana rin siyang ipinakita sa akin. Sabi ni Mama, bigay daw yun ni Lolo sa kanya para magamit ko. At sa loob din ng itim na bag ay naroon ang iilang gamit ni Lolo noon, tulad ng buntot pagi at punyal na gawa sa tanso. Pinahiram daw ito ni Lolo sa kanya. Sinabi raw niya kasi kay Lolo ang problema ko. So nang sumapit muli ang gabi ay mahimbing na ang pagkakatulog namin ni Mama. Hindi na ako nakaramdam ng takot dahil katabi ko na ang Mama ko. Nagising ulit ako ng 3 a.m. para umihi. Pero hindi na ako lumabas ng bahay dahil bumili na ako ng arinola. Ginising ko si Mama dahil narinig ko na naman ulit yung kakaibang huni na paikot-ikot sa bahay. Dali-dali namang kinuha ni Mama ang maliit na bote ng langis at kita naming pareho ang pagkulo nito. Mabilis na pinahira ni Mama ng banal na langis ang aking tiyan nang magsimula na naman itong humilab. Nang gabing yun, Sir Van, ay may kasama na kami sa bahay. Dumating na kasi yung border sa kabilang kwarto, tapos yung bantay din ay nasa bahay na. Maya-maya lang ay napaigting ako nang may biglang bumagsak sa ibabaw ng bubong kung saan ang kwarto ko. Pinakalma ako ni Mama at pinahawakan niya sa akin ng rosaryo at sinabing magdasal daw kami. Ginawa namin yun, tapos todo bantay rin si Mama sa bintana. Maya-maya pa ay naririnig namin na parang may naglalakad sa itaas, tapos kasunod nun ang nakakabinging katahimikan. Tapos isang malakas na huni ng aswang ang narinig namin. Palakas ito ng palakas. Sabi ni Mama, umalis na raw ang aswang. Siguro dahil galit ito, kasi nabigo na naman itong makuha ang baby ko na nasa sinapupunan ko pa. Kinabukasan nun, Sir Van, nang papasok na ako sa trabaho, ay nadaanan ko ang kumpulan ng mga tao. Ang sabi-sabi eh, namatay daw yung matandang lalaki na pinaghihinalaan nilang aswang. Laganap na pala ang pambibiktima ng aswang sa bayang yun, pero di ko man lang ito nalaman dahil di rin naman ako chismosa. Napagtagpi-tagpi ko na maaaring yung nakita ko nung nakaraang gabi ay siya siguro yung aswang. May narinig din akong sabi-sabi na baka raw may nasalinan na ng bato ang matanda kaya ito namatay na. Mula nga nung namatay ang matandang yun, Sir Van, ay wala nang aswang ang umaaligid sa bahay. Pero hindi pa rin ako nagpakampante. Kasama ko pa rin si Mama sa boarding house paminsan-minsan. Patuloy pa rin akong nagigising ng 3 a.m. Pero hindi na ulit nangyari ang pangyayaring naranasan ko noon. Hanggang dito na lang po, Sir Van, ang aking kwento. Sana po ay mabasa niyo po ito. Marami pong salamat.